Yes, ma'am. Mampayag po ba kayo, sabi ni former President Duterte, ihiwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas? Hindi ako papayag naman. Kasi pangalan ko yun eh, Luzbi Minda eh. Magiging Luzbi na lang? Magiging Luzbi na lang. Wala na yung Min. Kailangan eh, may Mindanao. Eh, tsaka ano yan eh, wala, nasa kasaysayan na yan na Luzon, Visayas, Mindanao. Correct. Hindi siya pwedeng alisin, nasa history natin yan. Ma'am, payag po ba kayo, ma'am? Sabi ni former President Duterte, iwalay na daw yung Mindanao sa Pilipinas. Hindi, kasi kasama sa mapa ng Pilipinas eh. So, hindi pa pwede. From the very history, kasama ang Mindanao. Bago pa siya pinanganak, Mindanao na yun. Tayo kasi ni former President Duterte, iwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Hindi po ako papayag dun. Bakit po? Eh, nakaano na po sa ano natin yun ng Pilipinas eh. Nakamapa na po talaga yun na sa atin po eh. Hindi naman po kailangan ibukod yun. Kasi talagang yun ang likas ng ano ng Pilipinas natin sa tatlong mapa. Yun lang po masasabi, hindi po ako papayag. Ihiwalay niya na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo? Hindi po. Bakit po? Kasi ano ho tayong kultura ho tayo ng versatile eh. Hindi naman ho tayo pwedeng magkanya-kanya eh. Ng ano. Hindi ako payag. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Kung ako po ang tatanungin, hindi po papayag. Kasi nasa history na, kasama na sa history ang Mindanao, parang napaka... hindi, parang hindi siya kaya-aya na mahiwalay ang Mindanao. Kumpara sa akin lang. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Parang ano, hindi. Parang kasanayan na kasi yun eh. Kasama sila. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay na. Ayan, magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade para sa panibagong Cali survey natin dito. Tatanungin po natin sila kung payag ba silang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So ito po kasi yung statement nung nakaraan ni former President Duterte na ihiwalay na lang daw ang Mindanao sa Pilipinas. So tanungin natin nating mga kababayan kung ano masasabi nila dito. Sir, pwede mag-survey. Okay lang. Hindi, ano lang to for politics. Sa about lang to sa statement ni former President Duterte nung nakaraan. Kung payag ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Para sa'yo? Para sa akin, sir, hindi. Kasi ano pa rin yan, eh? Pilipinas pa rin yan, eh? May hawak eh. Sa Pilipino pa rin yan, kahit Mindanao sila, kahit mga Muslim, isa pa rin ang dugo natin. So, yun lang sir. Ayun. Salamat, thank you. Dito tayo sa taas guys. Sa taas tayo. Sorbet tayo. Ito si ma'am. Ma'am, excuse me. Ma'am, survey lang po, ma'am. Okay lang po. Kami lalabas sa TV. Hindi po. Ayaw namin ng ganyan. Hindi naman po. Survey mo po yan. About po sa statement ni former President Duterte nung nakaraan na ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ay, grabe naman. Payag po ba kayo dito? Hindi na yun. Siyempre hindi. Luzon, Visayas, Mindanao eh. Part ng Pilipinas. So hindi kayo payag, ma'am? No. Ayun. Thank you, ma'am. Thank you. Hi. Salamat. Sir, pwede mag-survey, sir. About sa ano lang, about kay PRRD nung nakaraan, sa kanyang statement. So, payag po ba kayo na, sabi niya kasi ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo? Hindi po. Bakit po? Kasi naging part na rin ng Pilipinas yung Mindanao eh. Kaya sinasabi kong hindi rin. Pero yung crisis na nangyayari doon, hindi porket na
Ay, ganun. Tatanggalin niyo na yung Mindanao. Enough, enough. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Hello, sir. Sir, pwede mag-survey, sir. About lang sa ano, statement ni PRRD noong nakaraan, kung about po sa ano, ang Mindanao daw po ay aalisin na sa Pilipinas, payag po ba kayo dito? Para sa akin, hindi. Bakit po? Kasi kung na yung Pilipinas, isakop na yun ang Pilipinas dati pa yan. Bakit siya tatanggalin? Yun daw po kasi yung ano eh, gusto niya dahil nga po na pupolitika na daw ang Mindanao kaya iiwalay niya na daw. Yun lang po ang masabi ko. Sige sir, thank you sir. Kayo ma'am, pwede mag-survey? About po sa statement ni PRRD noong nakaraan, iiwalay niya na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo? Hindi po. Bakit po? Kasi ano ho tayong kultura ho tayo ng versatile eh. Hindi naman ho tayo pwedeng magkanya-kanya eh. Ng ano. Hindi ako kaya. Sige ma'am, thank you po. Thank you. Ayan. Dito madami mga kababayan. Sir, pwede mag-survey? Okay lang. Sir, okay lang mag-survey, sir. Hello ma'am. Ma'am, pwede mag-survey ma'am. Okay lang. Sir, survey lang. Okay lang. Hindi ako. About to sa Philippines. Hindi. Mayayain po ako. Ayaw nyo. Sige, thank you, thank you. Shout na. Hello, ma'am. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am. Okay lang. Yung survey. Statement po kasi ni PRRD yung nakaraan, ay walay na daw po ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Yeah, walay na ang Mindanao sa Pilipinas. Opo. Bahala na sila kung ano. Ayan, thank you po, thank you. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am. Pwede mag-survey, okay lang. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw po ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Bahala na sila. Bahala na sila. Ayan, thank you, thank you. Sir, pwede mag-survey, sir. Okay lang. Survey. Ayan, thank you. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am. Ngayon lang po kami nakapunta. Hindi. Iba po to, ma'am. Iba, hindi naman dito. About po sa politics. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Hindi po ako papayag doon. Bakit po? Eh, nakaano na po sa ano natin yun ng Pilipinas eh. Nakamapa na po talaga yun na sa atin po eh. Hindi naman po kailangan ibukod yun. Kasi talagang yun ang likas ng ano ng Pilipinas natin sa tatlong mapa. Yun lang po masasabi, hindi po ako papayag. Ayan, thank you ma'am, thank you. Salamat. Ma'am, kayo ma'am, okay lang po. Thank you. Dami din tao. Ma'am, pwede mag-survey ma'am, okay lang. Tungkol saan kuya? Tungkol po sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay magulo ba? Ma'am, payag po ba kayo ma'am? Sabi ni former President Duterte, iwalay na daw yung Mindanao sa Pilipinas. Hindi, kasi kasama sa mapa ng Pilipinas eh. So, hindi pa pwede. From the very history, kasama ang Mindanao. Bago pa siya pinanganak, Mindanao na yun. Thank you ma'am, thank you. Thank you po. Wala ma'am. Hindi ko po alam ma'am eh. Sa YouTube po. Vincent Tabigi po. Vincent Tabigi. GUE. Ayan. Thank you po. Thank you. Wala po. Sana all. Sir, pwede po ba mag-survey? Okay lang po. About po sa Philippines. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Kung ako po ang tatanungin, hindi po papayag. Kasi nasa history na, kasama na sa history ang Mindanao, parang napaka, hindi siya kaya-aya na mahiwalay ang Mindanao.
kung para sa akin lang. Sige sir, thank you po. Salamat. Ito si sir. Sir, pwede mag-survey. Okay lang. Kayo ma'am, pwede ma'am. Okay lang. Simpleng tanong lang ma'am. Thank you po. Ito si sir, pwede mag-survey sir. About sa Philippines. Okay lang. Wala akong ano yan sir. Ah, balita nung makaraan to, sir. Ay, sige, thank you po. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am. Sir. Okay lang, ma'am. Pwede mag-survey. Thank you. Ma'am, pwede mag-survey. Pwede mag-survey. About sa Philippines, ma'am. Philippines? Opo. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Hindi po. Bakit po? Kasi ano na yun, yun na yung nasanayan ng mga tao. Bakit pa baguhin? Hindi na. Wala nang silbi, wala nang Mindanao pag nangyari. Ayan, ayan ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Ma'am, pwede po mag-survey ma'am. Okay lang. Pwede po. Tanong, yes ma'am. Ma'am, payag po ba kayo, sabi ni former President Duterte, ihiwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas? Hindi ako papayag naman. Kasi pangalan ko yun eh, Luzbi Minda eh. Magiging Luzbi na lang? Magiging Luzbi na lang. Wala na yung Mind. Kailangan eh, may Mindanao. Tsaka ano yan eh, wala, nasa kasaysayan na yan na Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi siya pwedeng alisin, nasa history natin yan. Bilang mamamayan ng Pilipinas, ng Pasig, taga-Pasig po kami. hindi kami papayag. Sige po. Pati mawawala ang aking pangalan, magiging Luzbi na lang. Wala na Mindanao. Sige ma'am, thank you po. Thank you. Salamat po. Yun lang ma'am. Baka nalang kasama sa mga. Kayo sir, okay lang po. Payag ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Alam mo, hindi mangyayari talagang maihiwalay ang Mindanao sa ano sa Pilipinas. Ay, kumbaga para mahati. Dahil, kumbaga, history na yan eh. Ngayon, ang sinasabi ni Duterte, this is a political strategy. Oo, yun lang yun. Dahil, syempre, medyo nagkakabanatan ngayon, di ba? So, bilang isang talagang hinyong politician, which is si Tatay Digong, talagang hindi natin matatawaran yung galing niya. Marami siyang strategy para ano, para mapansin talaga ng sambayan ng Pilipino. Although ha, talagang malakas pa rin naman talaga si Tatay Digong. Okay, so back to our ano, doon sa question mo talaga. Hindi mangyayari 'yon kahit na sinasabi niya na gusto niyang maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So ibig sabihin sir, strategy niya lang ito para mapansin. Strategy yan. Oh, alam naman natin lahat kung gaano kahin niyo si Tatay Digong. Oo. So yun lang yun. Sir, thank you sir. Okay. Thank you. Salamat. Okay, ito. Hello ma'am. Ma'am, pwede mag-survey ma'am. Okay lang po. About lang po sa Philippines. Sabi po kasi ni former President Duterte, ihiwalay na daw po ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Hindi. Bakit po? Part tayo ng Pilipinas eh. Di ba? Kahit na sabihin niya na teritoryo niya. Part pa ng Pilipinas siya. Ayan ma'am. Thank you po ma'am. Salamat po. Kayo ma'am, okay lang po ang survey po. Payag po ba kayo sa sinabi ni former President Duterte na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas? Para sa akin, okay lang din. Para umundad yung Mindanao. Okay lang. Ito, mga taga Mindanao. Kayo, Hindi. Taga Mindanao kayo. Hindi. Mas okay na rin. Para umundad rin yung ano, katulad dito sa Luzon. Mas okay na rin. Sige ma'am, thank you po. Salamat. Sir, kayo sir, okay lang? Sir, pwede mag-survey? Payag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Sabi po kasi ni Tatay Digong, ihiwalay na daw. Hindi ako politiko eh. Kaya hindi ko rin masasabi. Sige sir, okay lang. Thank you po. Thank you po. Ma'am, pwede mag-survey ma'am. Okay lang. Thank you. Sir, okay lang mag-survey sir. Sabi po kasi ni former President Duterte,
iwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Hindi naman, sir. Bakit po? Isang Pilipino tayo eh. Kakapot, Pilipino tayo eh. Sige, sir. Thank you po. Kayo, sir? Hindi, sir. Hindi. Bakit po? Kukuha po ng passport niya pag umuwi ako Mindanao. At taga Mindanao kayo, sir? Nahihirap ngayon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kayo, sir, kung sakali po, sabi ni President Duterte, ihiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag ba kayo? Depende siguro, sir, sa sitwasyon. Depende. Yes. Bakit po depende, sir? Siyempre, kung gusto nila, siguro, sa ano, parang sa pamamaraan, parang gano'n. Ganun siguro, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, okay lang, sir. Mag-survey, sir. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am, mag-survey, ma'am. Sabi po kasi ni former President Duterte, iiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag ba kayo dito? Hindi. Hindi. Bakit po, ma'am? Gusto ko buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Thank you, ma'am. Kayo, ma'am? Hindi rin. Bakit po? Wala. Sige po, thank you. Sir, okay lang mag-survey? Ma'am, okay lang mag-survey. Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Parang ano, hindi. Parang kasanayan na kasi yun eh. Kasama sila. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Kayo, ma'am, okay lang po ba mag-survey? Thank you po. Ma'am, okay lang mag-survey, ma'am? Okay lang po. Ano yun? Sabi po kasi ni former President Duterte, ihiwalay na daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo? Anong opinion nyo dito, ma'am? Hindi, ah. Bakit po? Ayaw namin, ano yan eh, Mindanao, Visayas. Ano yun? Luzon, Visayas, ihiwalay mo. Hindi. Hindi kayo payag. Thank you, ma'am. Thank you po. Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao, ihiwalay. Pag nahiwalay yun. Opo. Okay. Sige po, thank you po. Sir, okay lang mag-survey, sir? Yes. About po sa statement nung nakaraan ni former President Duterte na ihiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ano opinion nyo dito, sir? Ay, sorry, no comment. No comment. Thank you, sir, thank you. Salamat. Ma'am, okay lang ma'am mag-survey, ma'am. Sabi po kasi ni former President Duterte nung nakaraan, iiwalay na daw po ang Mindanao sa Pilipinas. Ano pong opinion nyo dito, ma'am? Bakit? Sumagot ka lang. Sa akin palagay, since part pa rin siya ng Philippines, I don't think na necessary ihiwalay ang Mindanao. Yun lang ko. Thank you, ma'am. Thank you po. Kayo, sir. Pabor ba? Okay. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, okay lang mag-survey, ma'am? Ano yung vlog? Yes po. Ay, thank you po, thank you. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am? Okay lang. Thank you, thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Payag ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Sabi po kasi ni former President Duterte, ihiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Kayo, ma'am? Ano sa palagay niyo? Bakit po? Same. Sakop pa rin ang Pilipinas ang Mindanao eh. Sige po. Thank you, ma'am. Kayo, ma'am, okay lang mag-survey? Okay lang po mag-survey sa inyo. Ano po yun? Sabi po kasi ni former President Duterte, iwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Payag po ba kayo dito? Hindi po kasi maliit na ngayon Pinas eh. Siya na lang umalis ng Pinas. Ayun. Thank you po. Thank you. Salamat po. Sir, okay lang ba mag-survey? Sa inyo, sir, okay lang ba? Ma'am, okay lang mag-survey, ma'am? Sa inyo, ma'am, okay lang? Saglit lang, ma'am. Payag ba kayo, ma'am? Sabi ni former President Duterte, iwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Bakit po? Kasi part talaga siya ng Pilipinas. At isa siya sa pinaka
one of the three islands in Luzon, in Philippines. So part na siya ng history ng Philippines. Si bakit po natin ihiwalay siya? Thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Ayan, guys. Dami pang tao dito. Kaso ilang oras, ilang minuto na din tayo. Maraming salamat po sa mga nan. So madami talagang disagree, guys, no, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, no. Kaya ayun. So puro disagree sila. So maraming salamat po sa mga nanood, mga kababayan. Thank you po. Bye-bye.